Okay, isang mabilis na update lang sa BTC. Pag-usapan natin yung potential move ng BTC pagdating ng Monday, no? So Monday na ngayon ng 12:40 or 12:50 AM, pero mamaya pang 8 AM magkakaroon ng bagong candles. So kailangan natin abangan ang potential move. At ang napag-usapan natin, the last na pag-usapan natin dito, meron tayong potential na ABC correction dito. Meron tayong ABC, and then may potential na move tayo na impulsive dito. Meron tayong 1, 2, hindi natin sure kung number 3 ba to or ABC correction, pero nakakita tayo ng some sort of weakness dito. May some sort of weakness, makikita natin meron tong some sort of, masasabi natin baka flag pattern to, no? Na ganyan, flag pattern. Tapos meron tayong ascending channel of some sort na ganito. Ayusin natin, ganyan, tsaka ganyan, no? So kung zoom in tayo, titignan natin ang volume. Volume valid naman kasi ang volume natin pabagsak, no? Pabagsak to. At pwede rin tayo siguro makagawa ng mas maayos na paano kaya to? Ganto. Kaso parang medyo masyadong malaki tong space na to, no? Masyadong malaki space na to. So most likely parang ascending channel lang to. Pero pag ganto, meron tayong possible flag pattern na ganito at yung volume niya pabagsak na ganyan. Pabagsak ang volume, ang pump niya mahina ang green volume niya, highly likely na magkakaroon tayo ng flag pattern. So paano nabubuo ang flag pattern? Basic lang, impulse wave theory lang siya, no? So meron tayong basa dito na meron tayong 5 waves na ganito, no? Meron tayong 1, 2, may paparte tayong 3, 4, 5, kusad man yan na ganyan. O, kusad man to, no? Double check natin kung ano yung estimated target or technical target, ganyan. 1.618 sa banda dito, no? Yan, banda dito. Then magkakaroon tayo ng corrective move dito. Di natin sure kung saan banda, pero madalas pag fourth wave, 236 or 382, no? So double check natin mula sa number 2 hanggang number 3. Yan, ano lang to, ano ba tawag dito, preemptive fibs lang. Ayusin natin tong unang fibs natin, iwan natin tong pangalawang fibs, usog natin to the right side. Yan, para makita lang natin yung number. Yan, 382 tsaka 236. So makikita natin kung saan yung initial ano, no, initial resistance nasa 236, at kung in case na mag-breakdown tayo, meron tayong resistance dito. At ang kalabasan, meron din tayong some sort of resistance din dito sa area to, kasi ang tagal natin dito sa part na to, no? Yan. At doon din ang 382. So meron tayong confluence na kapag mag-breakdown tayo dito, mag-bounce tayo dito, meron pa tayong isa pang rejection para sa fifth wave, no? Okay, ayun lang yung nakikita ko sa ngayon. Hindi natin guaranteed kung doon talaga yung mangyayari, no? Pero ang fourth wave natin, baka siguro mga banda dito, area ng gawa natin siguro ng wag natin gawa ng box, pero mga banda dito yan, most likely, no? Yan, dito sa mga area yan. At ang third wave natin, banda rin dito, no? Yan. Okay, so bakit ganito, no? Bakit hindi pa ito yung third wave? Kasi 1.618 dapat, no? Ibig sabihin, itong 2 hanggang 3, meron pa tong 5 waves possibly, no? So meron tayong 1, 2, 3, 4, at potential 5 pa dito. So meron na tayong possible 4 dito, or possible dito pa yung 4 bago tayo mag 5 na ganyan, kasi meron tayong abang dito na baka either ano, ABC correction or yung ABCDE na madalas nakikita natin sa loob ng mga triangle path, triangle tuloy, sa loob ng mga parallel channel na ganito, no? Na parang ganito, no? Meron tayong A, B, C, D, E, then magda-dump. Possible yun, no? So example lang ng mga ganyan, punta tayo ng daily. Daily, marami tayong ganyan actually, no? So ito, meron tayo dito yung pa-downtrend, no? Ito, babagsak, flag pattern, no? Lagyan natin ng ano, ng parallel channel, pinpoint natin ganyan, ganyan, o kaya actually baka ganito pa, no? Yan. So ascending channel, 5 waves na ganito, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dump. Meron pa dito, isa pa ulit na ganun, rising wedge naman ata to, no? O rising wedge to, no? Yan, rising wedge, rising wedge, 5 waves din to. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dump.
Tapos ito meron din tong Paral Channel din, pero pwede ring Rising Wedge to. Yan, ganyan, or sabihin natin Rising Wedge. Na ganyan, no? Then actually mas maraming waves to, no? Ang kinakalabasan dito, meron tong ABC correction na ending diagonal. Kinakalabasan. So ang itsura niya parang ito. Some sort of A, B, C ending diagonal. Then meron tayong ABCD dito. 1, 2, 3, 4, 5 dump. Kinakalabasan. So meron tayo dito sa A wave na ABC of some sort. Then ABC dito. Then 1, 2, 3, 4, 5 of some sort dito para sa A wave na meron tayong A, B, C. Tapos magdadap ulit tayo ng A, B, C. Then, ayun na yung A, B, C, D. So, nakakasunod ba? Medyo magulo na yan. Pero, ang point ko lang, kapag nagkakaroon tayo ng mga ganitong klaseng rising wedge, ascending channel na ganito, ito ascending channel na naman to, nagbagdadump. Dito yung pinagkaiba, no? Nagkaroon tayo ng leading diagonal dito na pabullish. Then pump. Kakalabasan. So, kailangan makakita tayo ng some sort of strength dito. Dito sa part na to. Alisin ko lang yan. Kaso hindi pa natin makita sa ngayon. Kasi wala tayong leading diagonal of some sort dito. Wala tong leading diagonal kasi kailangan 5 waves to. 1, 2, 3, 4. Kailangan magganito to. Kailangan magganyan para masabi natin may leading diagonal tayo. Pero pag hindi, ang kakalabasan dito eh parang ano to, para siyang ABC correction, no? Meron tayong ganyan, no? So in case na maging bullish, kailangan makarit siya dito sa part na to, no? Magkakaroon tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 dito, makaganyan tayo bago tayo mag breakdown, fake breakdown bago mag pump. Kaso sa nakikita natin ay parang hindi siya, no? Parang hindi siya totally pataas, no? Pero di natin masasabi, ha? Kasi ang kaso di ko sure, di ko matandaan kung ang leading diagonal ba consisting of 5-3-5-3-5 ba or 3-3-3-3-3, nakalimutan ko na eh. Pero kung in case sa 3-3-3-3-3 yung tigta tatlo, may possibility na ganun yun, no? Meron tayong 1-2-3, meron tayong 1-2-3 dito, 1, 2, 3. Meron tayo 1, 2, 3 dito. 1, 2, 3. So, magulo na. Hindi ninyo na makikita. Do-drawing ko na lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. At possibly, meron tong 1, 1, 2, 3. At pag nag-bounce to, meron na naman tong 1, 2, 3 na ganyan. Okay? Kapag nagkaroon tayo ng ganyan, yung problema lang, hindi ko matandaan yung ano, no? Yung bilang ng leading diagonal. So, hindi ko sure kung tigte 3 waves ba ang leading diagonal. Mamaya i-google ko na lang at i-nalapag ko sa comment section. Pero yun nga, in case na mag-bounce tayo dito at nagawa tayo ng ganito, may possibility of leading diagonal to. Pero kapag hindi, no, at meron tayong bilang dito na some sort of 1, 2, 3 na mas malaking impulsive nga lang to, at ano to, itong move na to, first, second, third, fourth, fifth na, meron tayong ascending channel dyan, pwede tayo mag-breakdown, kakalabasan, expect tayo ng lower targets. Kasi, nagkakaroon to ng mini first wave. Mini first wave na ganito, no? Kakalabasan, meron tayong 5 waves. Kapag nagkaroon tayo ng 5 waves sa ganito, makaka-expect tayo ng kasunod pang mga moves to the downside dyan. Okay? So, isa sa mga matitinding confirmation yun, no? So, ano pa bang pwede natin pag-usapan? Na ilang yung pwede actually natin pag-usapan, no? At hahanda lang tayo sa Monday, no? Sa ngayon, hindi pa tayo nagbe-breakdown dito, no? Yan, hindi pa tayo nagbe-breakdown. So, goods pa. Pero nakakita tayo ng sign of weakness dito. Nakakita tayo ng mahinang pump. Into resistance ang RSI natin sa daily. So, bandang 50 RSI. Ang volume natin, pahina. So, makikita natin, no? Dito yung start ng, ano, ng malaking first wave, malaking second wave, then magkakaroon tayo ng mini first wave, second wave, third wave. Na ganito. Punta tayo 4 hours, ha? Yan.
Asin ko lang to. So mag-start tayo dito daw ng mini first wave, mini first wave, mini second wave, tapos mini third wave. Mapapansin nyo yung mini third wave, malaki ang volume. So may chance na meron tong some sort of third wave, no? Kung double check natin dito, umaabot ito ng mga 618 targets, no? Ito, meron tayong 3.618. Meron din tayo dito, kung aisin natin ng ibang type of correction or type of target, 2.618 naman tong isa, no? Hindi ko nga lang makita yung 1.618, no? So baka dito siguro testing natin. Ganyan. O, hindi pa niya nare-reach, no? Pero itong part na to, no, na-reach siya ng dalawang 618 na 2.618 tsaka 3.618. So medyo in terms of impulsive theory, impulsive yun, no? Impulsive yun. Okay. So, ayun lang sa group update natin. Tingin tayo ng S&P 500. Ang S&P 500 natin, after niya mag-bounce, nagda-dump na naman. Weird. So, parang ano to, no? Parang leading diagonal to the downside. Or, di pa natin masasabi, no? Di pa natin masasabi kasi kailangan mag-lower low nito. Pero pag nag-lower low to, medyo delikado kasi 5 waves, you know? 1, 2, 3, 4, 5. Alabasan. Then may potential fake breakout, then dump na naman to. Pero hindi pa natin masasabi, pwedeng bullish to, no? Pwedeng bullish. Hindi pa natin nakikita kung naaabalik siya sa ilalim ng some sort of level na to. Sa DXY, ang DXY natin nagbabounce sang malakas. No? Medyo steep tong pag-pump niya, no? Medyo steep, medyo parang impulsive siya. So kailangan natin mag-ingat diyan. So pwede tayong maka-expect ng some sort of continuation. Hindi natin sure kung hanggang saan, pero masyadong malaki itong candle na ito, no? Kumpara sa mga previous candles na ganito. Masyadong malaki ito, no? So bakit kaya ganun? Hindi natin sure, pero ang nakikita natin sa data, medyo hindi maganda para sa BTC. Okay, so ayun lang siguro update natin. Wala tayong masyadong mapag-uusapan pa. At wala tayong trading idea. Yung pinaka-trading idea natin, yung siguro hindi ko masasabi kung gusto ko i-trade to, no? Yung ganyan kasi hindi ako mahilig sa diagonal tuloy, mga ascending or descending channel na trades na alabas kasi walang fix na ano to, walang fix na level. So kakalabasan, pwedeng dito pwedeng dito, tapos may mga deviation yan, dito bigla, tapos dyan bigla, nakalabasan, no? So siguro ang pinaka-best dyan, ang pinaka-best siguro parang ganito, no? Parang ganyan of some sort. So meron tayo dito maliit na level, meron ba tayo makikita sa FIBS from dito sa taas hanggang mali. Bakit ito yung pinapinot ko? Ito. So, mula dito sa, actually dito sa second wave, hanggang third wave, 0.382. So, expect ko mga banda dito, you know? Mga sa mga bandang 0.5. Pero, hindi natin mahanap ng maayos kung saan yung pinaka-best. Pero tingnan natin kapag, ba't lagi yun yung napipinot ko? Kamukha niya kasi yung FIBS, eh. Yan. Ulit. So, may possibility na 382. Or mga banda dito sa 0.5. So, hindi natin sure. Pero ang pinaka support sa nakikita natin sa ngayon, I mean resistance, etong line na ito, no? May breakdown rejection tayo dito. At ito na malaking wick up to, no? Malaking wick up. Then, nagdump agad, no? So hindi natin sure, baka pwede pa itong maging ascending channel, triangle, sorry, ascending triangle na maliit para lang sa ano, sa some sort of recovery. So banda dito pwede pa. So meron din tayong resistance dito sa area to. Yan. Okay, so yun lang siguro update natin. Kung gusto nyo mag trade dito, pwede tayo makabang ng area ng 27,200 or mga banda ng 27,400. So, ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.